Nakabangga ng sasakyan ng isang truck sa Peru nang mawalan ng kontrol ang driver nito. Natapunan din ng karga nitong brakes ang ilang tumatawid. Yan at iba pang balita sa Frontline News Abroad. Napaikot at natanggalan pa ng gulong ang puting sasakyang ito nang mabangga ng humaharurot na truck sa Lima, Peru. Naggalat pa ang brakes o ladrilyo na karga ng truck na tuloy-tuloy pa rin ng takbo. Sa sunod na kuha, kitang nagka-counterflow ang truck at pilit siyang iniwasan ng mga kasalubong na sasakyan. Ang isa sa mga umiwas na sasakyan, napasampa pa sa Center Island. Pero patuloy pa rin ang takbo ng truck. Di na nakita sa CCTV, pero tumigil lang ang truck nang tumaob ito sa isang parke. Lima ang nasugatan sa insidente. Ayon sa driver, nagkaroon ng mechanical failure ang kanyang sasakyan, kaya nawalan siya ng kontrol dito. Malaeksena sa pelikula ang tagpong ito na nakunan sa Kentucky Bridge sa Amerika. Gamit ang rappel, maingat na bumaba ang mga rescuer para makuha ang driver mula sa halos mahulog ng truck. Matagumpay namang na-rescue ang driver. Bago ang insidente ay nasangkot sa disgrasya ang truck sa tulay kung saan nakabanggaan ito ang dalawa pang sasakyan. Sumabit lang ang cargo ng truck kaya hindi ito tuluyang nahulog sa tulay. Natow na rin ang sasakyan. Di umuubra ang pambubomba ng mga bombero ng tubig sa sunog na ito sa pitong palapag na gusali sa Dhaka, Bangladesh. Patuloy na lumalaki ang apoy kahit walang patid sa pag-apula ang mga bombero. Dagdag kalbaryo pa para sa kanila ang pagbalot ng makapal na usok sa gusali. Tumagal din ng 2 oras bago naapula ang apoy. 46 ang namatay habang 75 naman ang nasugatan. Inaalam pa kung ano ang pinagmulan ng apoy. Pero sa inisyal na investigasyon ay posibleng mula ito sa tumagas na tangke ng gas. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.